What's up mga kaibigan, kamusta kayan? Isang napakainit na araw na naman para sa atin. Well mga kaibigan, kung bago kayo dito sa channel ko, paki-hit naman ang subscribe and notification bell para lagi kayo updated sa mga video ko. Paki-damay na rin ang big likes. Ngayon, ang topic natin ay kung paano mag-cup-press gamit ang quinine. Possible ba mga kaibigan? Well, maraming nagtatanong sa akin kung pwede ba ang gamitin ang vinyl at ang dark transparent paper. Well, ang sagot natin ngayon ay yes po. Pwede natin gamitin ang vinyl at ang dark transparent paper. Ito po mga sample natin mga kaigad, mga ka-idol na ginamit natin. Sample ay ang vinyl. Yan po, yan. Mga vinyl po, mga vinyl po ito. Wala po akong sample ngayon ng dark transfer paper kasi nung ginawa ko siya, may bumili agad. Kaya ngayon, ipapakita ko lang sa inyo ay kung paano mag-cupress gamit ang vinyl. Pero huwag kayo mag-alala, sa susunod kong mga video, ay gagamitin natin ang dark transfer paper. Ngayon, ang gagamitin natin ay, syempre, ang cup, ang vinyl, pero meron ang design na na-print. Nahulog. May design ako na na-print. It's a Lifestyle 2019. Ito yung printing shop cup. At syempre ang tape natin at ang ating cup press. Tara mga guys, mga kalod, mga kaibigan at lahat na. Samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang vinyl. Ayan mga lods, inopen ko na ang ating heat press, ang ating cup press. So ang settings niya ay 160 degrees Celsius into 10 seconds. Same din ang pag-process natin sa ating mga damit. So damit ganun din 160 at 10 seconds. So, ganun din ang gagawin natin. So, ngayon, habang naghihintay tayo, ilalagay na natin ating design dito sa cup. Medyo maingay ngayon. Maraming naglalaro ng bata sa labas. Ipagpasensyaan nyo ng mga bata. Siyempre, mga walang paso. Mga batang paso. Wow! Ginagawa mo! Center lang po natin. Pwede rin naman sa gilid, pwede rin naman, depende sa inyong gods. Kung saan nyo gusto i-place yung design. Pwede sa gilid, pwede sa gitna, pwede sa taas, sa baba. Saan nyo man gusto mo. Pero sa akin, ginamit ko ang ilagay ko sa gitna. So, sa tingin ko, pwede na natin, pwede na, ready na ang ating camera. Nasa 166 degrees siya into 10 seconds. Minsan sa unang gamit talaga lumalagpas talaga yun. Minsan 160, 161, 162. Pero sa pagtagal babalik siya sa 160 lang talaga. Ayan o, nakikita nyo mga lods, bumababa na siya into 165. Kanina nasa 166. So ngayon pwede natin, pwede na tayo. Parang kapyo dito. Eto. Itong kapyo na to. Ito yung parang mag-ano yung ano niya. Yeah.
maraming support din sa kanya. Yan Lord, so makikita nyo nasa 161 na siya. Kalina nasa 165. So babalik din naman niya sa 160. Kasi ang set natin is 160. Ngayon mga Lods, dahil magpipress na tayo, pwede nating gumamit ng Teflon. Ako lagi ako gumagamit ng Teflon kahit sa mga pinepress ko. Pero yung iba, pwede namang hindi. Kung wala rin naman kayong Teflon. Pero mas safe kasi kung meron kayong Teflon. So ipipress na po natin mga Lods. Yan. Tutunog naman siya. Okay. Ngayon, pwede na natin iangat. Yan. Mga Lods, tanggalin natin. Tanggalin natin yung parang kami na sinasabi ko. Yan. At ang ating cup. Medyo palamigin lang natin konti kasi pagka binil talaga, kailangan para lamigin. Okay. Okay. Pakita ko nga sa inyo yung mga batang pasaway. Guys, iyan yung mga batang pasaway. Oh, what's up sa mga batang pasaway? Kaway, kaway! Oh, mga Lods, iyan yung mga batang pasaway. Nakita niyo ba? Ayan, kaya medyo maingay sa ating mga ginagawa. Medyo naglalaro ang mga batang pasaway. Kaway, kaway, sumuway. Giniagawa mo. Yan mga Lods. Eto, yaano na natin tong ano. May sumisilip na isang bata. Ay, nawala. Nawala isang bata. Ayan mga Lods. Bali. Eto, tatanggalin na natin. Medyo malamig na. Hindi, medyo mainit pa rin. So, pwede natin tong gamitan ng basahan para dumamig. Ganyan po gagawin natin mga Lods. Tapos mamaya-maya, medyo malamig na. Yan. Ito, medyo okay na. Pwede na siyang tanggalin. Okay? Yan. Tanggalin na po natin. Dahan-dahan lang po. Yan. Ganda ng pagkakagawa natin mga Lods. Yan. So, ngayon meron na po tayo cup na gamit ang vinil. So, kung makikita nyo, medyo mas maganda nga siya eh. Kasi syempre, alam nyo naman, ang vinil, maganda naman talaga gamitin ang vinil. Lalo mga single colors. Ayan ah. Diba? Oh. Para siyang, ano, para siyang astig. Yan. So, yan mga kaibigan. Nagawa na natin ang ating mga cup na gamit ang vinil. Ngayon, possible po talaga. Gayun din sa dark transfer paper. Ngayon kung tatanungin nyo kung magkano naman ng mga price nitong mga cup na ginawa ko, ay murang-mura lang. Sa akin ay binibenta ko to ng 120 pesos to 130 pesos. Yan. Pero kung marabihan naman ang kinukuha ng customer sa akin, ibinibenta ko sa kanila ng 100 pesos only. Ngayon pag sa Lazada ko naman siya nilagay, is magiging 150 na po siya. Kasi may mga charges din po kasi sa Lazada na kailangan ipatong ko dito sa cup ko. Ngayon, ang susunod na tutorial natin ay meron po tayong mag-press saka paggawa ng pin. Kaya sana po lagi po kayong mag-subscribe, mag-like, at pakihit na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko. Salamat po! Bye!